pork ribs 2 naman tayo ngayon, mga ka-berks. Magustuhan kaya ni Angelo? Sarap na. Malambot. Lambot na. Mga ka-berks, magandang araw sa inyong lahat. Andito na yung anak ko, galing sa? Sa Malayo. Galing sa Malayo, galing siya ng Rockies. At may mga project sila na mga ginawa doon. Namiss ko yung anak ko. 5 days siyang nawala sa bahay. Ako lang mag-isa sa bahay. Ang lungkot-lungkot. Limang araw lang eh. Paano ako? 30 days din. 30 days ka? 30 days ako nawala? Bumabawi. Bumabawi ka ba? O dito tayo kakain. O dito daw kami kakain dahil nagugutom daw siya. Babawi daw ako. Oo nga, naalala ko nga pala nung umuwi ako ng Pilipinas noong August last year. Isang buwan mahigit nga pala ako doon. At naiwan sa bahay yung anak ko na mag-isa. Pero syempre, talagang plano ko maiwan siya mag-isa para matuto siya mag-isa. At ngayon nga, ang laki na ng improvement ng anak ko. Yun kasi talaga yung gusto ko, yung hindi na siya dumidepende sa papa niya. Kahit na mahabang panahon na hindi kami nagkasama ng anak ko at ito lang yung mga panahon na magkasama kami, kailangan niya matuto. Oo, mga ka-berks, binibaby ko yung anak ko. Totoo yan. Kasi hindi naman lumaki sa akin yung anak ko. Pero tinitrain ko siya unti-unti sa mga paraan na alam ko na hindi siya mabibigla na kailangan na tumayo siya mag-isa sa sarili niya mga paa. Gutom na gutom yung anak ko ha. Dumating kasi siya sa bahay, wala pa ako niluto kaya niyaya ko siya dito sa fast food. Malapit lang naman to sa bahay. Pagkatapos niya kumain, dumiretso na siya sa school. Ako naman naglinis ng sasakyan, nagpunta ako sa car wash. Walang car wash dito malapit sa SAIT kaya nagpunta pa ako ng Northeast. At dahil malapit na rin ako sa Hong Kong supermarket, dumiretso na rin ako sa Hong Kong supermarket. Naalala nyo pag nagluluto tayo or may binibili tayo, maraming nagtatanong saan ka namili niyan, saan ka bumili niyan. Lagi ko sinasabi sa Hong Kong. Hong Kong supermarket yon, hindi Hong Kong China ha. Ang daming mabibili dito na talaga mga pagkain sa Pilipinas. Merong makopa, may langka, meron pang lansones dito ngayon, ngayong araw na to. Biruin mo, hindi naman panahon ng lansones, pero may lansones sila rito. San ka pa, di ba? Inikot ko pa tong supermarket at marami pa rin ako nakita, pero hindi ko na lahat binlog kasi nga nagmamadali tayo. Ito lang ibablog ko sa inyo. Itong Nestle cream. Alam niyo ba kung magkano ang isa nito? $5.49 ang isang box na maliit na ganyang kalaki. So, ikot-ikot lang ako. Pagkatapos nito, uwi na tayo at bibili lang ako ng pork ribs. Naalala niyo ba, 'di ba sabi ko sa inyo last week or mga nakaraang araw, puro isda yung mga niluluto natin? Kasi hindi mahilig si Angelo sa isda kaya sinamantala ko na magluto ng mga isda. At dahil mahilig siya sa mga karne, ngayon naman lutuin natin karne naman. At alam niyo na, hindi rin siya kumakain ng gulay. Kaya itong karne na to ang lulutuin ko ngayon. Sigurado na miss na ng anak ko yung mga luto ko. Kaya magluluto tayo ngayon ng pork ribs 2. Ano yung pork ribs 2? Parang lutong mechado, apritada, kaldereta, menudo, puchero, mga ganong luto. Pero in English, pork ribs too. O diba? Ang daling intindihin. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Naghiwa na rin tayo ng sibuyas, naghiwa na rin tayo ng bawang. Lagay lang tayo ng konting oil sa ating electric wok. Tapos ilagay na natin yung ating mga pork ribs. Medyo tumitilamsik siya kasi nahugasan na natin siya. So may tubig-tubig pa yan. Haluin lang natin. This time gumamit ako ng 2 sandok para sa pagtutos, para pantay sila pag hinalo mo. Saka para madali na rin siyang haluin. Kita nyo naman, ilang saglit lang, medyo okay na itong pagkakaluto ng ating pork, no? Ganyan lang yung texture, ganyan yung kulay na maganda. Tapos ngayon, ilagay naman natin ngayon yung ating bawang at haluin natin siya. I-mix natin sa bawang yung mga yan. Lalabas yung flavor niyan, maghahalo yan sa karne. Tapos isunod na natin yung ating sibuyas at haluin din natin to, i-mix din natin sa karne yung sibuyas na yan. Tapos nagbukas lang ako ng dilata na tomato chunks at nakalimutan ko na ipindutin yung record at hindi ko na i-record lahat ng mga sumunod na detalye. So nilagyan ko siya ng tomato chunks kasi walang tomato sa bahay. Tapos nilagyan ko rin siya ng thyme, ng pepper, pork bouillon o pork cubes. At ito na nga yung kinalabasan niya. Sorry at hindi ko na ipakita sa inyo. Naputol kasi yung video natin. Nilagyan ko rin pala siya ng 2 cups na tubig para palambutin natin yung ating karne in medium heat lang. So palalambutin natin ngayon yung ating karne ng medium heat to 45 minutes at takpan lang muna natin siya saglit hanggang sa lumambot na siya at madurog na rin yung mga tomato chunks na yan. So make sure lang na haluin nyo siya occasionally kasi baka masunog naman yung ating mga niluluto. Alam nyo na, electric wok yan. Mainit yan kasi masyado. At saka yung pinaka-bottom ng kawali natin talagang puro kuryente siya. So madaling masunog yung ating mga niluluto. At habang pinapalambot na natin yung ating karne, prepare naman natin ngayon yung ating patatas saka yung ating carrots. At isasahog natin ito mamaya pagka malambot na yung ating karne.
Maya-maya pa, chinek natin yung ating karne at malambot na nga. So, inilagay na natin itong ating carrots at potato. Haluin lang natin siya ulit. Tapos, yun na yun. Takpan na natin para lumambot na yung ating mga vegetable. Kasi yung ating karne, malambot na yan. Maya-maya pa, malambot na silang lahat. Malambot na yung karne, malambot na yung patatas at carrots. Okay na to, no? Panalong-panalo na. Isulod na natin ngayon yung bell pepper. Wala akong kulay green at saka red eh. Meron lang dito orange na bell pepper. So, okay na rin yan. Kasi yung flavor naman yan ang pinaka-importante. Tapos, lagyan na rin natin ng green peas. So, ang ganda na ng kulay niya, no? Masarap to, mga ka-Berk. Sigurado, pagdating ni Angelo galing sa school, marami na naman makakain yun. Alam nyo naman yung anak ko, mahilig sa karne, saka mga red sauce. Sabay tikman nyo na rin kung tama ba yung pagkakatimplan nyo ng inyong niluto. Namiss ko na rin palang kumain ng karne kasi nga, ilang araw din ako hindi kumakain ng karne, no? 5 araw din na puro isda nga ako. Kaya ngayon, sasamahan natin si Angelo na kumain ng karne. Tamang-tama, andito na si Angelo, dumating na siya at mag-prepare na tayo ng ating pagkain sa lamesa, kakain na kami. Lord, maraming salamat po sa aming dinner for tonight. Kayo nang bahala sa aming mga ka-Berks at aming pamilya. Jesus Christ our Lord. Amen. Kain na tayo mga ka-Berks. Tikman mo na kung malambot na. Kasi nakita mo mga ka-Berks, oh, yung buto natanggal na sa laman. Yan gusto ko kahit papano, nakakain si Angelo ng mga vegetable. Favorite ko ang patatas. Favorite ko ang patatas. Eh, yung mga buto. Sarap na. Malambot. Panalo daw. So si Angelo, first night namin na magkasama kasi nga galing siya sa... Saan ka galing na? Sa Rockies. At gumawa sila ng mga projects doon. At 5 days ka wala, no? Mm-hmm. 5 days siyang wala. Namiss ka na ng mga ka-Berks natin. Hello mga ka-Berks. At batiin mo sila ng belated Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat ng mothers dyan. Sa nanay mo, kay lola mo. Sa mama niya, kay mama Mila, kay nanay. And Happy Mother's Day. Kain na tayo. Nagustuhan mo ba na? Mm-hmm. Sige nga, anong luto yan? Caldereta. Pork stew. Same. Same. Kasi pag sinayang mong menudo, pork stew pa rin. Pag sinayang mong mechado, pork stew pa rin. Para lusot, pork stew na lang. Mga ka-Berks, oh, sarap nito. Daing gulay. Saka pinalambot ko talaga yan. Kaya lang kanina, nak, nung niluluto ko, hindi ko alam, binigis ako na, hindi pala naka-play yung record. Kaya mayroong part dyan na hindi lang nakita kung paano ko niluto. Sayang. Anyway, tara, kain na tayo. Mainit. Kakaluto lang kasi. Bakit luto? Malambot na. Lambot na. Binabati pala natin mga kaibigan natin dyan sa Iloilo. Sa Gimbal, hello po. Yung mga kaibigan natin sa Las Piñas, sa Caloocan, sa Bagong Baryo, hello sa inyo. Sa Arpapa, hello po. Sa Blumentritt, mga kaibigan natin dyan. Sa La Loma, hello sa malapit sa Maylechunan. Sa Fairview, sa Luzon, hello yung mga kaibigan natin dyan. Hello po sa inyong lahat. Nationwide mga kaibigan nyo. Mm-hmm. Batiin mo yung mga kaibigan natin sa Balanga, Bataan. Ayan. Binabati ko yung mga kaibigan natin sa Balanga, sa Bataan, sa buong Bataan. Buong Bataan. Actually. Kami mga taga-Bataan. Pero lahi namin, lahing Kapampangan, lahing Bulacanyo. Batanggenyo, tatay, Batanggenyo.
paano mga ka-Berks, hanggang dito lang at maraming salamat sa inyong panonood. Chris Cusinero. At nagbabalik na si Angelo. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Hanggang sa ulitin po, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin.